Bakit ka sinuntok? Hindi ko po alam kung bakit ako bigla na lang sinuntok ni Kagawad. Ang hirap salamat na wala naman akong alam na dahilan. Kat, baka maaari niyo po nga maipaliwanag kung ano po ang pinakapunot dulo po ng pag-aaway po ni Kagawad Angelo Salamat. At gayon din po nila Sir Juanito, bakit po nagkaroon ng komosyon sa loob po ng inyong tanggapan? Kasi nga ako, di umano, isang barangay tanod na nagutusan ni Konsehal Angelo na ipinasabi nga na kung po pwede daw, pinakiusap na kuhanin nga yung nasirang sasakyan doon sa Manila Memorial Park. Ang wika daw di umano nga nitong kanyang deputy, kung sinong nakaiwan, edi siyang kumuha. At medyo nag-init ang ulo ng isa. O Kap, maiset na lang natin for hearing para malaman natin kung magkakasundo hindi at ma-issue ang kagad ng certificate to file action. Ano po? Okay po, salamat po ng marami. Na kayo sir simula nung nagpatulfo kayo? May pagbabago ba? May sumubok ba na mag-reach out sa inyo si Kagawad or wala? Ay wala po. Wala pa rin. Until now po, ay hindi po ako na-reach out na ayun, nasa barangay siya ngayon, dumaan lang siya. Alam ko naman na nakita niya ako, hindi naman siya nagsumubok na kausapin ako. Sa term nyo ng pinagsusuntok sir, mga ilang beses kayong in-attempt na suntukin? Siguro nasa hanggang anim ganun ang suntok ang ginawa niya sa akin. Tagal na po ba kayo naninilbihan sa barangay? Since na naupo po yung aming bagong kapitan, tinalaga po kami, in-appoint po kami bilang isang deputy tanod po. Since na umupo po si Kapitan Chris Maya. Kumusta ang relationship niyo with Kagawad? Ito lang yung first time na ginawa niya ako ng ganyan. Tsaka nagtataka naman ako kung sa relasyon, maayos naman akong nakikitungo sa kanya. Kayo po ay laging nagkakausap din, ganyan, o nagkakakita. Kasi tuwing darating siya sa barangay namin, binabati ko, magandang umaga po, Konsi. Yan po lagi ang bati ko sa kanya, magandang umaga po, o magandang hapon, ganun lagi. Wala naman kaming ilan na alitan, wala po kaming ang natatanda ko, wala kaming samaan ng loob o anuman. Ano ulit sir yung nangyari, bakit niya kayo pinagsusuntok? Yung aking sasakyan, nakaparada doon sa tapat ng barangay. Mm-hmm. Tapos, si Konsehal Angelo Salamat, nakita ko siya na nakayapak na tumatakbo. Yung pala, kapunta sa akin at bigla na lang niya ako sinapak. Nung sinapak ka sir, pinagsusuntok, na term nga po ninyo, nasa loob po kayo ng sasakyan? Nasa loob po. Wala pong pasabi, bigla kayong sinuntok? Ang salita lang siya, minura niya ako, ang sabi niya, pinahiya ko raw siya. Ang sagot ko naman, ano po yun? Saan po yun? At pagkasagot niyo nun sir, doon kayo niya pinagsusuntok? Habang nagsasalita ako, binabanata niya ako. Ano sa tingin niyo yung sinasabi niya sir na bakit pinahiya niyo siya? Ang pagkakaalam kasi na yung isang sasakyan ng barangay ay ginamit niya. Tapos nung ginamit niya, nasira. Kung basta tumirik yung pero sasakyan. Pero tanong sir, dati na bang may sakit yung sasakyan na yon or first time na tumirik? Hindi ko rin po alam kasi sila lang gumagamit. Hindi naman kami nakakagamit noon. Eto, di ba tumirik yung sasakyan, sir? Baka naman yung Hilux ay ginamit saan ba? Pinampasyal ba yun or merong re-respondehan? Wala po. Ginamit nila ng personal na gamit. Doon sa, kasi may dinalaw yata sila doon sa Manila Memorial ng Dasmariñas. Ngayon, sir, eto na, tumirik yung sasakyan. And then, paano po sa inyo ang naging sise? Yun nga hindi ko alam kasi ang sabi niya, kunin ang sasakyan doon na kasi nasira nga. Pero hindi naman niya totally sa akin inutos at wala siyang sinabi sa akin, Dep, pakikuha mo ngayon sasakyan dito at tumirik. Mm-hmm. Wala po siyang ganun na salita. Mm-hmm. Hindi ko alam kung saan niya sinabi na, baka sa iba nautos niya. Pero yung inutosan niya, hindi naman sa akin ipinarating yon. Mm-hmm. Na, o Dep, ganito. Mm-hmm. O di, wala. Parang wala lang. Parang inabutan na hanggang umaga doon. At may nakapansin doon sa sasakyan na bakit nandun doon sa lugar na yon. Pero kung direct niya sinasabi sa akin, utusan niya ako, mas mabilis pa, hanap ako ng paraan. Pero again, sir, wala pa rin pong magandang
basihan or tamang basihan para pusaktan niya kayo for that reason only, di ba? So, ano po ang reaction ng mga family niyo, asawa niyo, especially po? Yung asawa ko, nagugulat eh. Wala po akong nakaaway dito. Sa tagal na namin dito sa Paliparan, ni isang tao, wala akong nakaaway. Ultimo nga bata, kasundo ko eh. Mm-hmm. Kaya kung tawagin ako, since na naupo po ako dito sa aking posisyon, bilang isang deputy tanod, eh kung tawagin nga ako kung yung tinatawag namin mga batang hamog, kung i-rescue namin sila, Tatay Jun, kahit siya na makita, Tatay Jun, ganito. Dati, pakalat-kalat sila, pasaway sila. Pero nakuha ko po sila sa magandang usapan. Oh, hindi na kami kayo huli sa carpio, pero wag naman kayo magpasaway. Kung ganitong oras na, umuwi na kayo. So, Mami, kayo po, bilang asawa ni Sir Jun, ano po ang reaksyon ninyo sa nangyari, yung sinaktan siya, di umano ng kagawad? Nagulat po ako. Sa totoo lang po para sa akin, no? Ayoko siya mag-serve dito sa barangay kasi alam ko yung sitwasyon. Since kasi 1993, nandito na kami. Ano ba yung sitwasyon na ibig niyo sabihin, Ma? Magulo. Magulo. Eh, ngayon, lalong nandyan na siya sa barangay, nandun siyempre yung kabako na hindi ko alam kung ano mangyayari para sa amin. So, lalo kung siya na nagkaroon ng ganyan na nangyari, lalo akong natakot. Kasi unang-una, may mga anak ako malalaki. Malalaki na ang mga anak ko. Ano yung magiging insurance namin? Kasi kahit nasabihin mo, wala kami naging kaaway since na nandito kami. Pero dahil sa nangyari, hindi namin alam. Parang sa kanya, lagi niyang binibida yung work niya na kasama niya si Kagawad Salamat. Hinahatid niya dun kung saan may aayusin sila. Siya yung nagiging driver niya sa motor. So, natutuwa ako dahil yung pagseserve niya, masaya siya. Kung ikaw tatanungin, Mami, anong gusto niyong mangyari? Kung kinakailangan maayos at maghingi siya ng sorry yung ano, dahil yun naman po yung ipinagpipray ko. Message, Ma'am, kay Kagawad Angelo Salamat. Sir, ako natatakot sa sitwasyon na ganito, pero unang-una, parehas ko yung dalawa ng aking asawa na ipinagpipray ko na sana kapayapaan ang mamamagitan sa inyo. Nangyari man yung ganitong sitwasyon, siguro inalo ito ni God para tayong lahat dito sa side na sinasakupan nyo bilang isang peace and order ng barangay na ito. Dalangin ko sa Diyos na ang Diyos ang maghari sa bawat isa sa atin and para magkaroon tayo ng kapayapaan sa lugar na ito. Maraming salamat po. Paggamit dun sa pick-up Hilux, sir, na service ninyo. Saan po ba kayo that time, sir, papunta at ginamit ba itong sasakyan for barangay purposes or it's just for personal ano? Nakipaglilingin po. Tapos ginamit ko rin po sa dumalo ko sa tatay ko, sa Manila Memorial. Allowed naman sila to use your car, tama po, dito sa barangay? Opo, pagka gano'n naman po. Tsaka malapit lang naman po. Kaya pinayagan ko na po. So aware po kayo that time na gamit po ni sir. Paano po ba ang nangyari, sir, at bakit nagkaroon ng misunderstanding at the end? Tumilit na po. Ngayon po, humingi po ng rescue sa barangay. Nagsabi lang po ako na kung pwede, kunin ko yung sakyan doon, mga ata. Kabukasan po nakuha. At ako mismo din ang kumuha ng sakyan. Specifically po ba na binili ninyo kay Sir Tanod na, oh, Juanito, pakihatak yung sasakyan kasi tumirik dun sa... Hindi po. So, bakit po... Sabi lang po ako sa mga tanod. Kung dating si Sir, si Tanod o si Deputy, ba pwede po na pakikuha lang po yung sasakyan doon. Okay. So, bakit po nahantong, sir, sa pananakit ninyo? Yun nga po. Yun nga po yung hindi ko na maging siya, katuwala kay Deputy, na umantong po doon. Dahil nga po... Pinabot po kasi ng kabukasan pa, nakakayari mo sa punong barangay na kasi ako bumantay. Yung bang Hilux ninyo, sir, or itong pick-up po nyo ay dati na ba na
may sakit na tumitirik, or this is the first time na nangyari po ito? Eh, halos lahat ng sasakyan namin eh siya. Kaya may diferensya talaga yung mga sasakyan. Pagkatapos, talagang pagka may libing po dito, talagang pinagagamit ko po yung lahat ng mga sasakyan namin. Okay. So that time, sir, na tumirik at hindi po na-pull out doon sa lugar kung saan tumirik, aware po ba kayo that time, sir? Bari na, alaman ko na nga po yun nung umaga na. Pagkatapos yun nga po, eh, inabot pa ng hapon bago pa nakuha yung sasakyan. Walang nakilos para kuhanin yung sasakyan. Wala naman akong kinalaman doon. Dapat kinausap muna niya ako. Dep, bakit hindi yun na-actionan yung pag-rescue doon sa sasakyan pagkuha? Eh, walang kabog-abog eh. Pinsusuntok agad niya ako eh. Kagawad, wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit mo naman ako ginawa ng ganon? Nakita kita nakayapak ka. Akala ko kung saan ka lang pupunta. Eh, pagkagawin mo eh, binirahan mo ako ng suntok. Sabi mo sa akin, pinahiya kita. Sabi ko, saan po? Ano po yun? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Wala akong dinagdag, wala akong binawas na salita. Pinagsasapak niyo ako agad. Eh, di, hindi ako nakibo. Di ngayon, binubuksan ko yung pinto. Si Risa dumating. Siya naawat. Sabi sa akin ni Risa, kuya, umalis ka na. Ang ginawa ko, dahil ayaw ko naman makipag-away sa kanya, umalis na ako. Kusa na lang ako. Kung kusa ako umalis, ako ba'y gumanti sa inyo? Hindi. Hindi ako nakaganti kaya tumakbo ka na. Pabalik. Or may dati na po ba kayong galit po kagawad kay Tanod? Wala po. Kagawad, regardless of what's the reason, and kayo pa po pala ang chief ng peace and order, eh wala pong basihan na kayo po ay manakit. Ayun, bilang programa dito. Napakaliit naman na bagay yan. Magkakasama naman tayo sa isang organisasyon. No? Ah, pwede na ano, magkapatawaran na lang tayo, magkasundo tayo. No? Kasi hahaba lang ng hahaba yan eh. Mas magiging komplikado pa yan. Hanggit maaari, pinakikausapan ko silang dalawa, na kung pwede mag-usap. Kasi wala talagang re-resolvan yan kundi tayo. Deputy, imingi ako ng pamaning sa'yo. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalata ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan. Ayan sir, anong gusto niyo sabihin sir na tinanggap na po yung patawad? Thank you, trabaho ulit. At sa ating kapitan, humingi rin po ng pamanin sa kanya. Ma'am, anong say ninyo na una-una reaction nyo, nagkaayos sila, and advice nyo for the both of them, especially of course kay Kagawad na na-involve? Siyempre po, masaya po ako kasi nagkasundo po. Kasi wala naman po ibang magtutulungan kundi kami-kami po. Kaya sana po tuloy-tuloy po na maging okay po kayo. Kay kapitan naman po, ayun po, pasensya na sa naging abala na nangyari. Kay Consi naman po, ayun po, tuloy-tuloy po yung trabaho, tsaka iwasan po yung pagiging mainitin ng ulo. Eh ako, isa na naman sinasabi ko sa mga kaibigan ko, saka sa mga kakilala ko, na huwag tayong titingin sa isang pagkakamali. Tignan nyo lagi yung masasayang kasamahan natin. Kasi pag maaalala mo yun, ma-overcome mo yung pangyayari. Saka mas masarap magtrabaho nang wala kang kagalit. Pakiusap ko lang, sana kung may problema, pag-usapan, hindi yung dadanin sa dahas. Yung respeto ko, nandun pa rin kagawad sa'yo. Yun nga ho, pahisya na po kayo. At pakit na simula, pero maganda naman ng ano. Matiwasay na pag-aayos ay nagkasundo na ayusin ang aming sigalot sa mga sumusunod. Number one, hindi na muling uulitin ang nangyaring pananakit. Number two, kapag naulit ang nangyaring pananakit sa bawat panig, mismong ako ang kapitan ang magsasampa ng kasong administratibo. Kapag naulit ang nangyaring pananakit, magkakaroon ng palitan sa Komite ng Peace and Order. Number four, na magkakaroon ng matiwasay at maayos na peace and order sa samahan. Number five, magkakaroon ng respeto sa bawat isa. At nagkaisa kami sa natapat naming susundin ang mga anumang kondisyon na isinaad sa pagsasaayos. Lalagdaan ngayong ikawalo ng Mayo 2024.
Marami, maraming maraming salamat po. Nalutas na rin po ang aming sigalo ni Kusiyada Angelo. Salamat sa tulong niyo po, Senator Sir Dabi. Ikaw yung aming idol. Araw-araw po namin kayo napapanood. Maraming maraming salamat po. God bless po. Mga taong pinalig mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asawang